Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Lahat po ng mga grandma at grandpa ay tumayo. At tayo po'y mananalangin at magre-release ng blessings. So, purihin ang Panginoon sa kanyang i-release na pagpapala sa umaga ito sa lahat ng mga lolo at lola. Sa mga bagay na yan, eh, bata pa po ako dyan. Okay, na-bless po ba kayo sa presentation ng mga kabataan? Yung mga kabataan ay kababata pa ay puro pangaharana ng iniisip. Ano? Joke lang. Eh, maganda yung kala presentation. At purihin ang Panginoon. Tayo po yung manalangin para sa mga lola. Ngayon po ay Grandparents Day. Kaya purihin ang Panginoon. Lord, marami po salamat sa umaga ito na ikaw ang Diyos na nagpapala sa bawat isang mga grandfather at grandmother, Panginoon. Sa araw na ito, ito ang araw na amin pong pinararangalan sa iyong pangalan ang mga lahat ng lolo at lola, Panginoon. Sa church na ito at sa lahat ng dako, Panginoon, Lord, you will bless your people. You will bless this grandpa and grandma, Panginoon, with your eternal blessings. You will bless them spiritually. You will bless them physically with good health, long life. And Lord, at sila po'y makapaglilingkod ng masaya at malakas sa iyong presensya sa pangalan ni Jesus. You will bless them emotionally, intellectually. Sila po'y pagpapalain mo rin materially, financially, with all the blessings of your kingdom. You will bless them, Lord, socially, in the name of Jesus. Panginoon, sa umaga ito, we celebrate your goodness. We celebrate the goodness of the Lord sa kanyang bayan. Salamat, Panginoon, sa pagbuhos ng iyong pagpapala sa umagang ito sa mga lolo at lola, Panginoon. Lord, thank you, Father God, and all the glory belongs to the Lord Jesus Christ. Amen, amen. Nakakupo na po tayo. At tayo po lahat ito mayo. Awitin natin awit sa Panginoon. I sing praises to your name. Praise your holy name, Lord. Let's lift our hands to God. I sing praises to your name. Oh, I give glory.
Masanda. Membre di della Cotro Mosehala. Yeshua Mashiach, we praise your holy name, Lord. Panginoon, sa umagang ito, we glorify no other name but the name which is above every name. That in that name, every knee shall bow. Every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong na langit na binigay mo sa amin, na sukat namin kaligtas, kundi tanging sa pangalan ni Jesus, lahat ng tao ay maliligtas. Lord, salamat Panginoon. You are the way, the truth, and the life. No man can come to the presence of the Father kung hindi dadaan sa pangalan mo, sa iyo, O Diyos. Aming Jesus, you are our Lord, most decribedasle. Lord, you are our Lord, God, and Savior. Sa iyo kami naligtas. Thank you, Father God. Sa umagang ito, we receive the fresh anointing of wisdom and revelations for the glory of the name of the Lord Jesus Christ, our God, Lord and Savior. Lahat po'y magsabi na amen. 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 Kamayan niyo po inyong katabi, sabi niyo, kapatid, pinagpala ka na ng Diyos. Gagamitin ka ng Diyos. Mightily, under His mighty anointing, for the glory of His name. Amen. Habang nakaupo, kamay niyo yung katabi niyo sa upo sa kabila, sabihin niyo, kapatid, nakatayo ka man o nakaupo, wala ka pa rin pagbabago. Artistahin ka pa rin. Lahat na naniniwala, magsabing amen. Amen. Lahat na nag-amen, magkakatotoo. Pero sa simula, kontrabida mo ang papel niyo. Thank you, Jesus. Lahat ng sa Panginoon ay mga magaganda at gwapo. Amen. Praise your holy name, Lord. So, umagang ito, bago po ang ating topic, ito po ang pinamagatan nating message sa umagang ito, the Python Spirit. Or, lagyan natin yung maganda title na, Exposing the Python Spirit. Exposing the Python Spirit. Ano itong Python Spirit? Ito pong Python Spirit na kapapasok sa mga churches, even sa mga local churches, na hindi nalalaman ng mga church members, even the pastors. Mga pastors ng mga churches na yon na napapasok nitong Python Spirit. Pag nakapasok ang Python Spirit sa isang church, nagkakaroon ng rebellion, nagkakaroon ng disunity, strife, division sa church. Sapagkat ang dala-dala nitong Python Spirit, this is a demon spirit na pumapasok, gumagapang sa mga churches na hindi halata. Tahimik na tahimik, pagpasok nga. At ito'y nakapasok din sa church ng unang panahon, after Dark Ages, nung matapos na ang persecution sa church, sa Body of Christ, tumayo na si Constantine, dineclare na there will be only one religion in the world, and that is the Roman Catholicism or the Roman Catholic Church. Lahat ng tao must become a Roman Catholic, one religion of the world. At siya ang first pope ng Roman Catholic Church, si first emperor and first pope, si Constantine. Nakakita rin siya ng vision isang araw na cross, at sabi doon ng Panginoon, hindi natin alam kung gaano katotoo yung o ano, through this cross you will conquer the world. Through this cross. Okay, hindi natin pahabain dyan. No? So, itong after na magkaroon ng tahimik, no, sa church, after ng Dark Ages, nagkaroon na ng iba-ibang churches. Nagkaroon ng Protestant movement through Martin Luther. Nag-protest si Martin Luther. Isang German priest. Nagkaroon ng Protestant movement. Then, after Protestant movement, nagkaroon na ng iba-ibang mga sanga-sanga. Nagkaroon ng Methodist, Yamilip, etc., Protestant churches.
baptist. At wala pang mga Pentecostal and charismatic movement noon. Wala pa. Kasi nga, after ng persecutions, dumami ang mga churches, pero may nangyari. Nakapasok ang Python Spirit. At ang laging bunga ng pagpasok ng Python Spirit, nireject ng mga churches ang ministry of the Holy Spirit. Nireject ng mga churches ang gifts of the Spirit at sinasabi, tapos na yan, panahon pa yun ng mga apostol. Nireject nila ang signs, wonders, and miracles na siyang works of the Holy Spirit from the book of Acts hanggang sa huling panahon, hindi mawawala yan, but they rejected the works of the Holy Spirit. At pag may gumaling, o may nabaptize Holy Spirit, sasabihin nila, sa demonyo yan. Ang tingin nila sa gawa at kilos ng Holy Spirit ay sa demonyo. Why? Because they were deceived by the Python Spirit. Yun ang ipinamulat sa kanila na mga nagsipagturo sa kanila at sinabi nila, tapos na, ministry ng Holy Spirit. Tapos na rin ang ilan sa fivefold ministry gifts, ang natitira nilang pastor, evangelist. At kung may teacher man, Sunday school teacher, pang mga bata na lang. But actually, ang ministry ng teacher, hindi lang pang maliliit na bata yan. Hindi lang pang Sunday school. Mabigat ang ministry ng teacher. So, nire-reject ang ministerial gifts, apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. At meron ako nalamang isang church dito sa Pablo noon, ewan ko kung nagbago na. Nireject nila lahat ng fivefold ministry gifts. Wala ng apostle, wala ng pastor, wala ng apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Eh sabi ko sa kanila, paano kayo lumalago sa faith? Paano kayo nakakarinig ng message? Sino nagme-message? Lahat kami nagme-message. Ha? Paano nangyayari yun? Lahat pwedeng tumayo. Pwede mag-testify, pwede mag-share ng salitaan ko. Bay, magulo yun. Eh paano kung may umaten na kulto? Di tatayo rin siya. Hindi magsishare din siya ng kakultuhan niya. So, ayos sa Ephesians chapter 4, na ang fivefold ministry gifts ay bigay ng Panginoong Jesus sa church, regalo sa church, para lumago, mapagyaman sa kaalaman, karunungan, at kalahagoang spiritual, ang body of Christ. Binigay ni Jesus ang fivefold ministry gifts. Walang nababawas kahit isa. Nandiyan pa rin ang apostle, prophet, evangelist, pastor, teachers. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, nire-reject nilang apostle and prophet. Tapos na raw yun. Sabi nila, ay ang apostle and prophet, sabi sa Bible, haligi, foundation of the church. Sabi ko naman sa kanila, kung foundation sa church, pag nagtayo ka ng building, pag nagtayo na ba ang building, inaalis na ang foundation. Pag inalis mo ang foundation, ang mangyayari sa building, magko-collapse. So, alisin mo apostle and prophet sa church, ano mangyayari sa church? Pwede mag-collapse. That's the reason why there are many divisions in the church. Maraming away-away, disunity, division sa church sapagkat inalis nila ang taga-balance sa church. At pagbigay ng mga bagay na ipakikita ng Diyos, yung dalawang pinaka, isa sa dalawa sa mga pinakamalagang five ministry gifts, the apostles and the prophets. Sorry. The apostles and the prophets. Ang apostles ang nakakakita ng malalim na bagay, even the move of the enemy, nakikita ng prophets, yung revival na magaganap, kung anong kalooban ng Diyos, kung anong nangyayari sa body of Christ, ang nakakakita niya yung mga prophets. Kung ano sasabihin ng Panginoon sa church with fresh revelations, prophecies for edification, exhortation, comfort, nakapagpapatibay, nakaaliw. Nandiyan ministry ng prophets, but they rejected the ministry of the prophet in these last days. Nandiyan din ang apostle, taga-church plan, taga-pasok sa mga territories na hindi pa napapasok ng gospel, mga dangerous na places, ang apostles ang pumapasok. Minsan tumatahan sila sa isang lugar for years, nag-GTS. At nakakatiis sila sapagkat mayroon silang anointing aba ng apostle. Nandoon ang yaman ng grace of God for patience and endurance.
At ang nakakatapat nila, mga mangkukulam, witches, wizards, sorcerers. Kaya mga apostles ay meron ding ministry ng signs, wonders, and miracles. But in these last days, they rejected the ministry of the apostles. Eh, ito pa namang dalawang ito taga-balance sa church. Ang apostles ang taga-invento, taga-confirm, taga-check kung tama ang doctrine sa church. But they rejected the ministry of the apostles and the prophets. Ngayon, nag-exist sa ibang mga denominations, evangelist, pastor, and teacher na lang. Sabi nila, eh, foundation na rin. Itayo na ang church, ang foundation. Kaya tapos na yan, sabi ko nga eh, sa isang building, ito yung foundation, natayo ang building. Alisin mo ang foundation, anong mangyayari? Magko-collapse. Yan dahil lang kung bakit padami ng padami, iba-ibang denomination, away-away sa church, nagkakaroon ng division. Hindi kasi aware ang church na nakakapasok ang Python Spirit. Why? Because they rejected the ministry of the apostles and prophets. Sila nakakakita niyan eh. Now, ano itong Python Spirit? Itong Python Spirit, bubulagin niya ang church na huwag makita ang revelation ng Holy Spirit. Ang Python Spirit ay gagawa ng hadlang para ang flow ng God's blessings ay magkaroon ng hindrance, magkaroon ng hadlang at huwag mag-materialize, huwag mag-manifest sa church. Ang Python Spirit sa gumagawa ng division, away-away sa church, maging sa pamilya. Anumang division sa isang samahan, sa church, sa family, sa barkada, sa grupo, sa isang company, anumang division na create because of disagreement, disunity, anger, at away-away, selfishness, or envy, jealousy, anumang nangyaring yan, lahat ng division na yan is from the devil. Sapagkat ang author ng division, walang iba kundi si Satanas. Siya nga ang unang-unang nagkudeta sa kingdom of God, sa langit, si Lucifer. Nagkudeta siya at hinakot niya, 1/3 ng mga angelic host sa langit. May natira pa naman 2/3. So ang promotor, ang unang-unang nagrebelde at gumawa ng division, si Satanas. Kausap ko noon, nung kamakailan yung isang pastor, sabi niya, eh pastor, kung alam niyo yung history ng church namin eh, na-divide po kami. Eh okay naman kasi division for multiplication. Hindi na ako sumagot sa loob-loob ko, hindi division for multiplication. Division ay division pa rin. At yan ay from the devil. Any division, any rebellion sa church is from the devil. Sabagat pwede namang dumami ang mga churches without dividing the church. Eh, sinong gumagawa ng division? The Python Spirit. Ngayon, paliliwanag ko sa inyo. Basahin natin ang Acts chapter 16, verse 16. Ito yung humahayo sila Paul. No? Biglang, merong na-encounter sila na kabataang babae na merong Python Spirit. No? Ito, basahin po natin. Acts chapter 16, verse 16. Once as we were on our way to prayer, a slave girl met us who had a spirit by which she predicted the future. No? She made a large profit for her owners by fortune telling. As she followed Paul and us, she cried out, "These men who are proclaiming to you the way of salvation are the servants of the Most High God." She did this for many days. Paul was greatly annoyed. Turning to the Spirit, he said, "I command you in the name of Jesus Christ to come out of her." And it came out right away. Okay. Merong, habang humahayo sila po to preach the gospel, merong babae na sunod na sunod sa kanila. At taga-announce, parang forerunner nila ang papel. Taga-announce, "Hoy, makinig kayo. Itong mga tao ito ay servants of God. Totoo, pinapangaral nila." Maniwala kayo sa kanila. Sino nag-a-announce? Yung fortune teller. Yung babae na merong spirit of divination.
possessed by the spirit of divination. Ang tanong ito, totoo sila Paul, totoong Kristiyano, pero bakit itong babae na possessed by demon of divination ay sumama sa kanila? Ina-announce pa, maniwala kayo, ito mga ngarito, they are servants of God. Taga-announce pa siya. Ano sa palagay nyo? Ba't tumutulong pa yung babae na possessed by demon para doon sa mga lingkod ng Diyos sa pangangaral nila? Anong purpose ng demonyo? Eh pagkara ilang araw, na-discern ni Paul, na-irita si Paul, in the name of Jesus, I cast you out. Labas yung demonyo. Noong umpisa, pwedeng hindi muna na-discern ni Paul, sino ba itong babaeng ito? Hindi naman siya taga ron eh. Ba'y tumutulong sa pag-a-announce, sa pagdating namin. Okay ah. But after a few days, eto na, na-discern ni Paul. So bakit tumutulong yung babae sa pag-a-announce? Nagpapanggap, eto sagot, nagpapanggap na siya'y kaisa ng totoong mananampalataya. Nagpapanggap. Listen, ang mga demonyo nagpapanggap na totoo. Amen. Nagpapanggap yung babae na siya ay kabahagi nila. Well, actually, meron siyang demon of divination. Yan ang strategy ng Python spirit, demon spirit, palalabasin niya ang kanyang sarili o ano man sasabihin niya, palalabasin niya ng totoo. Then afterwards, saka siya magtatanim, after magtanim siya ng totoo, magtatanim siya salita ng lies, mga kasinungalingan. Papapasukin muna niya, papapaniwalaan niyo muna. Kukunin muna niya ang tiwala ng mga tao. Then pagkatapos na kuha tiwala, sa kanya tataniman ng kasinungalingan. Anong klaseng espiritu meron itong babaeng ito? Spirit of divination. Ngayon, pag tinignan natin sa Greek word, yung spirit of divination, sa version na aking kinuha, sa translation, sa Christian Standard Bible na binasa ko, ang sabi dito ay, yung babae ay merong spirit of fortune telling. Ano? Spirit of fortune telling. Sa ibang translation, divination. Divination. Sa Greek, yung word na divination, eto, kung meron kayong, I wish meron kayong ballpen at notebook. Ano? Lahat ng pag-aaral, isulat nyo na isulat. Time will come, gagamitin kayo ng Diyos. Sa Greek word, itong salitang fortune telling or divination ay puthon. P-U-T-H-O-N. Puthon. At doon sa salitang puthon means divination or fortune telling. Dito kinuha yung English word na phaeton. Python. P-Y-T-H-O-N. Na itong word of Python, kinuha ng English sa Greek mythology, yung istorya sa Greek mythology, tungkol dito dito sa tinatawag na Python. No? Sa Greek mythology, ito, basahin ko sa inyo. In Greek mythology, was the name of the Pythian serpent, no? Pythian serpent or dragon dwelling in Phaeton. Kung anong pronounce ng Greek dito, sa English ay Phaeton, o sa Greek ay Pytho. No? At the foot of Mount Parnassus, guarding the oracle of Delphi and slain by Apollo. So ito'y istorya sa Greek mythology. No? Ang mga Greeks, madaming gods and goddesses. At bawat gods nila at goddesses, paniwala sila na ito'y totoo. At isa na dito yung tinatawag na Pythian or Phaeton serpent. Ahas ito. Ahas. Malaking ahas. Sawa. Kaya doon kinuha yung salitang Python na isang uri ng hindi lang ahas, ahas pag ahas maliit eh, sawa. Nakita niyo ba sa YouTube yung
malaking pusa, Persian cat, kinain ng sawa. Ewan paano nangyari. Pero alam ko, ang ahas, walang mat sa pusa. Eh. Ang bilis ng pusa. No? Pero ewan, paano nangyaring nalamon at bumukol na sa tiyan kung python, serpent yon, kung python na sawa, hindi ko alam, ganito kataba eh. No? Bumukol sa tiyan at ready to be digested. Ginawa ng mga tao, pinaluwa nila doon sa sawa, gumawa silang paraan. At nakuha nila yung pusa. Nung nakuha nila, wala nang mali, dala-dala nila. Ba, nagtaka ako, after few days, na-revive yung pusa, nabuhay. Gumando ulit ang balahibo. At yung sawa, ewa ko, anong ginawa na, kung pinatay nila o ano. Pero nila mo, ang isang sawa, ganito kataba, kayang lamunin ang isang gasing laki kong tao. Kasya ako sa bunganga ng sawa, kasya ako sa tiyan ng sawa. At pag ay busog na, hindi nakikilos yan, mabigat na eh. Hintay na lang madigest. Pero kung kumain yan, very slow. Very slow. Very slow. At ang ganyan mga sawa, maging mga snakes, napakatahimik nila kapag nakapasok sa bahay. Lalo na yung sawa. No, several years ago, may nakita tayo dito, may nakita ang caretaker natin dito nung araw, na alam niyo yung billboard na yan, may natutulog na sawa, ganito kalaki, kulay yelo, natutulog, nakamahaba, parang sa ganun na, tumulay siya, tapos natutulog siya pahaba. Ay napakaamo. Sabi nga, ay alagaya ng Chinese siguro dito. Ay may nahuli pang isang ganun sa karsada, tumatawid. No? Tumatawid. Ay dilaw din, kulay yelo. So sabi, meron nag-alaga niyan. Maamo eh. Ginawang pet siguro, nakawala sa kulungan. Hindi malam ko sino. Ay di yung caretaker natin dito, no? Si Brother Edwin pa caretaker. Takbo ng palengke. Sino po dito ang marunong humuli ng sawa? May sawa sa church namin. Ako. Agawan yung mga yung mga nakatamba. Ako, marunong. Ako, naku, dinumog. Ang daming pumunta. No? Eh yung mga naunang pumunta, hindi rin malaman kung sa buntot o sa... Bay, may dumating daw, may dalang sako. Ako na. Dinampot lang eh, parang naunahan yung mga nauna. Sanay na sanay, pagdampot na ganun, sabay sila. E di kanya na yon, ibebenta niya yon, o baka kainin. Eh tahimik na tahimik, nakita ang yun, dilaw na mahaba natutulog. Ay maamo. Doon sa bahay ng kapatid ko sa Maglalang, dati, di may mga manok sila doon, pakalat-kal. Bay, nawawala yung mga manok nila. Umuunti. Alam nyo na alaman, meron palang sawa na nga nga. Eh. Di, alam ko, nag-alaga yata sila ng pusa. Pag may pusa kasi, takot yung mga ahas. Eh. So, ganun yung sawa. Napakatahimik nila pag pumasok mag-isa bahay namin, nakahuli ako ng ahas. Eh. No? Noong nakatira kami sa Kulago, ang dami yung ahas ko na napapatay doon. 3 times yata ako nakapatay ahas doon. Maliliit lang naman. Eh minsan, nakatulog na ako dito TV namin, si Nestle nakahiga sa sopa. Daddy, may ahas! Balik ko sa ko, saan? Ay, nagapang sa kordon. Sa kordon ng TV. Saan? Nako. Ahas nga, ulo ng ahas. Paalis na. Sabi ko, ayan, kuha ka lang ng plais. Pag plais ko, hindi tumutulay sa cord, sa cable ng TV. Eh, yung cable lang napaplies. Paano ito mahuli? Buti hindi ko ma... Teka muna. Paano ba ito? Ginawa ko. I think, natamaan ko ng plies. No? Nahawa ko. Sabi ko, maliit lang naman ito. Okay lang. Pag hugot yung gano'n, sabi, shhh. Abay, ayaw matapos. Ayaw matapos. Ang haba pala. Ganito kahaba. Sabi ko, ay, buksan mo ang pinto. Dali! Pagkuha kong ganun, pinaghampasan ko sa pato. Kuha ang martilyo, dali. Habang hinahampas ko, paghampas ko, bumabalik sa akin. Paghampas ko ganun, hinampas ko sa lupa, pinukpok ko ng martilyo, sabi ng uli, tok, 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 tok. Ano ito? Ayaw tamaan. Eh, nabulsay ko. Tok, durog ang ulo. Pinaghampasan ko sa pader. Ba tayo ahas? Eh, nananahimik kami, may ahas na pala. Ganyan ang pagpasok ng ahas
ng Python spirit sa church na hindi na malayan. Even the pastors, hindi nila alam nakapasok na sa church. Kung wala kang discernment from the Holy Spirit, hindi mo makikilala ang spirito na yan. Napakatuso. Napakatuso. At ang nature ng Python, serpent, yan ang makikita. Yan ang makikita sa church. Tingnan nyo, bigyan ko kayo ng example. Ano ang paraan ng Python na sawa para pumatay ng tao? Nanunuklaw ba? Ang sawa, hindi nanunuklaw. Ahas ang nanunuklaw. Lilingkising ka niyan. Pipisain. Paikuta ka niya sa katawa, ang lakas niya. Yung muscle niya malakas. Pipisain ka. At pag ika'y napisa, mahihirapan kang huminga. Ang ginagawa ng Python, pipisain ka, pisa, pipi. Tapos, kakalasan ka ng konti. Pagkalas, bubuelo uli yan. Sisquiz niya ang katawa. Lulo agad. Ikakrush ka na naman. Agad sa hindi ka na makinga. So, ang strategy ng Python, pipigilan niya na huwag nang makapasok ang oxygen sa iyong katawan. Ikinig po ba tayo? Dahil pag hindi nakapasok ang oxygen sa ating katawan, ano ba yung oxygen? Ano yung oxygen? Yun yung air na na ating nilalanghap. Inhale po tayong lahat. 1, 2, 3. Huwag kayo ma-exhale. Hold it for 1 hour. Pag-exhale, exhale, carbon dioxide. Pag-inhale, oxygen. Exhale, carbon dioxide. Ang tao na napigilan ang oxygen at wala siyang malanghap na oxygen, mamamatay. Mamamatay. Natatandaan ko, no? Natatandaan ko si Junjun, maliit pa noon, yung panganay ko. Naglaro kami. Ang taba ng Junjun noon. Pero maliit siya. Lumundag sa likod ko. Kinarga ko. Tayo na dito. Paso tayo sa kwarto. Nakaganyan sa leg ko. Ang taba ng Junjun noon. Kalaan yung higpit ng hawak sa leg ko. Nandito niya ang kamang kahoy, mababa, pambata. Pagpasok na sa pintuan ng room, alam nyo, nawalan ako ng malay. Nalimpungatan ako, kita-kita ko sarili ko, bumabagsak ako. Pagbagsak ko, itong rib ko, tumama doon sa bed na kahoy. Wasak yung bed. Sakit ng ribs ko, buti hindi nabalik. At si Junjun, safe na safe, na ibagsak ko doon sa kama sa malambot. Ako ang nasaktan, wasak yung bed na kahoy. Durog. Bigat ko, tumama yung ribs ko. Ilang split seconds na wala yung oxygen sa brain ko, hindi nakapasok, nawalan kaagad ako ulira. Sabi ko, totoo pala yun. Yung pag sinakal ka, yung sa mga pelikula, sinasakal, biglang nawawala sa ulira. Totoo pala yun. Kasi, ang tumutulong para ang dugo ay dumaloy sa buong katawan natin na pinapump ng puso, ang tumutulong para ito'y mag-flow sa buong katawan natin ay ang oxygen. Meaning, ang oxygen at ang blood natin sa katawan, magka-partner. Hindi pwedeng maghiwalay. Magka-partner. Nakikinig po ba tayo? Listen, without the oxygen, hindi makaka-flow ang dugo at hindi makaka-circulate sa ating katawan. Hindi makaka-akyat sa brain. Sa loob ng 4 minutes na walang blood or na blood and oxygen na nakapasok sa brain, magko-collapse ka. Kaya marami na kokomatos. Pag hindi nakaflow yung blood, walang oxygen nakapasok sa brain, collapse, nakokomatos. Pag lumampas ng 4 minutes, Diyos, ilang second lang ako eh. Na-choke ako. Ah! Tumba ako eh. Bata pa yon. Umakap lang sa leeg ko. So, ang style ng Python, sasakaling ka. Ang purpose, alam niyo,
para mawalan ka ng oxygen at hindi ka makahinga. Pag hindi ka nakahinga, mawawala ka ng malay until ikaw ay mamatay. Dahil pag wala kang malay, or kung ikay tuloy ang namatay, unti-unti kang lalamunin ng python. Unti-unti. Isasamuol ka niya. Kasya ka sa bibig. Ano nangyari? Nung nilingkis niya, kinaras niya yung tao. Nawala lang oxygen. Nung nawala ng oxygen, walang blood na naka-flow sa buong katawan. Nahadlangan yung flow ng oxygen at saka ng blood. Listen. Spiritually speaking, sabi sa Colossians, the church, we, ikaw, ako, tayong lahat, the church of the Lord is called the body of Christ. And church is not a building. Church is the body of Christ. And church is not a building, material building. Church ay mga tao, people of God. Nakikinig po ba tayo? Sino dito ang mga tao, anak ng Diyos, magsabi amen. Amen. Sama-sama tayo. We are the church. We are the body of Christ. Ang kailangan ng body of Christ, sabi sa Colossians, we are the body of Christ and Jesus is the head. Inahalintulad ng Panginoon ang kanyang church sa isang katawan, body, na mayroong ulo, may head. A body without the head will die. Kaya nga pinupugutan, di ba yung mga ISIS, pag nahuli mga Kristiyano, pinupugutan para tiyak, patay. Walang kawala. Ang katawan, pag nawala ng ulo, patay talaga. So, ang isang mananampalataya, kapag siya ay humiwalay sa ulo sa Panginoong Hesus, at hindi na naglingkod sa Panginoon, at siya nahumaling at bumalik na sa sanlibutan, wala na siyang ulo, walang head. He will die spiritually. Kahit na born again na siya, he will die spiritually. Babalik sa dating buhay. Or, ang isang mananampalataya, nung umalis sa body of Christ, at nag-backslide, will die again spiritually. Nakikinig po ba tayo? Bakit? Kasi ang life ay nasa Panginoong Hesus. At ang Panginoong Hesus, the head, ay mayroong katawan. Ako, ikaw, tayo lahat are part of His body. And as long as we are part of the body of Christ, the blood of Jesus is flowing and cleansing us from all our sins, iniquities, transgressions. Lahat ng ating kahinaan, kasalanan, karumihan will be cleansed by the power of the precious blood of the Lord Jesus Christ. Kasi we are part of His body. The moment na umalis tayo sa katawan ng Panginoong Jesus at bumalik sa libutan, we will die again spiritually. Bakit? Hindi na tayo mapuflow. Hindi na tayo madadaluyan ng spiritual blood of the Lord Jesus Christ. Nakikinig po ba tayo? Pag ang kamay na ito'y pinutol, mabubulok ito. Mangangamoy. Hanggang sa mabulok. Bakit mabubulok? Kasi inalis, hiniwalay sa katawan na dinadaluyan ng dugo. Hindi na siya nadadaluyan ng dugo kasi pinutol. Ang Kristiyano na hiwalay sa body of Christ ay mangangamoy. Mangangamoy sanlibutan. Mangangamoy kasalanan. Magmamanifest ang kasalanan. Magmamanifest yung dating lumang buhay. Kasi hindi na nakakadaloy ang dugo ni Jesus na siyang lumilinis at nagpapabanal sa Kanya. Sa isang banda, kahit ang kamay o paa, connected sa body. Alam nyo, may mga sakit na ano eh, ganito yung hindi na makaflow yung dugo sa paa. Ano nangyayari sa paa? Nangingitim. Nangingitim. Minsan nga, pag nangitim, nabubulok, pinuputol. Ba't nangingitim? Ba't nabubulok? Hindi makaflow ang dugo. Sabi nga ni Jolan, pamangkin ko, Doktor, Ninong, magkasugat na kayo sa ibang parts sa katawa. Huwag lang sa mga dulo. Huwag lang sa dulo ng daliri, dulo ng paa. Sabi, bakit? Pag dyan sa dulo, kasi ang blood nagsisirculate sa dugo eh. Once na nabulok yung dulo o nagkasugat, na-trap, hindi makaflow yung dugo.
Kasi may sugat, malala. Malala na yung sugat, hindi makaflow ang dugo, mabubulok yung daliri. Kasi ang nagbibigay ng kasariwaan para manatiling sariwa, healthy yung daliri, yung blood na nagfo-flow. Pero once ang blood ay matrap dahil meron sugat at nabubulok, hindi makakaflow, then mabubulok yung daliri. Sasabihin ng surgeon, puputulin na natin. Nakikinig po ba tayo? Maraming Kristiyano na mayroong sakit spiritually, hindi makaflow ang dugo, hindi na malinis. Hindi na malinis. At totally na-deceive na. Hindi na makabalik sa Diyos. Bigyan ko kayo example. Itong oneness na, kanina tinukoy ko ang pangalan eh. Itong oneness na ang problema lang, oneness lang siya. Ngayon, hanggang sa sumunod, sabi niya, si Jesus, only begotten son, ako ang tinawag, nilagay ng Diyos, kapalit ni Jesus, the only begotten son, as appointed son. Then later on, dumaan ng taon, kiniklaim na niya, I am the way, the truth, and the life. Then pagkaraan ng panahon, eto nga, kamakailan, narinig ko, sabi niya, alam niyo ba, na kinausap ako ng Diyos, at may bago ng pangalan ang Diyos. At may bago na rin akong pangalan. Kinausap ako, nanaginip ako, sabi ng Panginoon, dahil sa ikay nag-humble for 30 years, papalitan ko ang pangalan mo. Makikipagpalit ako sa iyo ng pangalan. Kaya pala doon sa taas, sa billboard nila, a new name, Almighty God. Kinuha daw ng Diyos ang kanyang pangalan, at ang pangalan ng Diyos, ibinigay sa kanya. Ba nag-exchange? So ang pangalan niya ngayon, Almighty God. Yun ang point niya. Hinamon niya. Then, pagkaraan ng weeks, sabi niya, alam niyo ba, ang buong mundo ay binigay na sa akin. Akin na ang buong mundo. Then, last week, narinig ko, may bago na naman. Sabi niya, sino sa inyo ang makapagliligtas? Walang tao makapagliligtas. Sino sa inyo ang makapagbibigay ng mundo? Langit, kaya niyo bibigay? Wala sa inyo, nino man. Alam niyo ba, ako na, may-ari ng langit. Akin ang langit. Tingnan niyo mukhang ito, ah. Dito kayo maliligtas. Ay, grabe. Anong problem nga? May kaunting mali sa foundation. Pag mali ang foundation mo, madali kang masusway ng demons. Ng Python spirit. Nabiktima siya ng Python spirit. Why? This Python spirit is a lying religious demon na nakakapasok sa mga churches na hindi alam. One time, meron ako isa sa mga favorite teacher ko, ang husay. Meron nga siyang doctorate degree pa eh. Nagiging guest sa mga TV show, mga evangelist na sikat. Then suddenly, minsan nag-conduct siyang conference sa mga pastor. Sabi niya, do you know what? Jesus Christ is not the kingdom. Oh, Jesus Christ is not the gospel. Gulat naman ito. The blood of Jesus is not the gospel. The death of Christ is not the gospel. The resurrection of Jesus is not the gospel. The gospel is the kingdom of God. Iilan ang nag-amen. Sabi ko, patay ka. Eh, ang liwanag na scriptures. Jesus Christ, His blood, His death and resurrection is the good news. The gospel, because of His death and resurrection, pwede na tayo maligtas. That's the good news. Without the death and resurrection of Jesus Christ, walang good news. Walang gospel. And without Christ, without His death and resurrection, walang kingdom of God para sa atin. Nakikinig po ba tayo? And he was deceived by the Python spirit. Hindi niya alam yun. Hindi niya alam. Biglang, brow, bagsak. Nag-crash ang airplane na sinasakyan niya. Siya at ang kanyang pamilya. Patay. Maraming mga magagaling na mangaral ang na-deceive ng Python spirit na hindi nila alam. Ito namang isa, ang galing din. Favorite preacher ko rin. Sinusundan ko rin. Then suddenly, biglang narinig ko sa video, nakita ko sa YouTube, sabi, ang teaching niya ay, you don't have to repent. Kapag nakakommit ka ng kasalanan, you don't have to repent. Kasi nung tinanggap mo si Jesus, ang blood niya in-apply sa iyo, past, present, and future sin, wash away, wash out. Kaya pag yun nagkasala ngayon, you don't have to repent. Bakit? Pinatawad ka na ng Diyos.
nilihis ni Diyos. May automatic cleansing of the blood. Kailan? Pag nagkasala ka raw, hindi ka lang kailangan humingi ng tawad sa Diyos. Yes, ang liwanag na scriptures eh. Kung kayo nagkasala, repent and the blood of Jesus will cleanse you. At sabi niya, that's only for the Jews. Ano for the Jews? E di buong kasulatan, buong New Testament, for the Jews. At na-deceived siya, yung fighter spirit, hindi niya, pero ang husay na teacher yun. Hanggang ngayon, pinapakinggan ko siya, except yung teaching niya ngayon. See, kung yung mga magaling na mga ngaral, na-deceived ng fighter spirit, how much more kayong tag-upo dyan? Kaya sabi ng salita ng Diyos eh, maging gising tayo. Sabi yun, 1 Peter chapter 5, verse 8, I think. Maging awake tayo, maging gising, be sober, be vigilant. Your adversary, the devil, is like a roaring lion seeking whom he may devour. 24 hours a day, nagpaplano ang diablo how to destroy the church of the Lord, how to destroy your life. At ito ang manifestation ng Python Spirit. Anong ginagawa ng ahas na Python? Sisikilin, sasakalin, hanggang sa mawala ng oxygen yung tao at mag-collapse siya or mamatay siya. Ang hinahadlangan ng pag-crash ng python serpent ay ang hangin na papasok sa katawan ng tao. Listen, spiritually speaking, we are the body of Christ. Ang strategy ng python spirit, hahadlangan niya ang air, ang wind, ang hangin, ang oxygen na papasok sa body of Christ at magbibigay buhay sa body of Christ. Ano yung tinatawag na oxygen, air, wind? Air, sa Greek. Sa Greek ay pneuma. P-N-U-M-A. Alam niyo ba yung pneuma means spirit? It means wind, air. Sa modern panahon natin nga, pwede natin sabihin oxygen. Hangin eh. Pero hindi siya basta hangin, hindi siya basta air, hindi siya air, hangin. Kahawig lang niya. Kaya nga nung Day of Pentecost eh, sa Acts chapter 2, nung dumating, unang outpouring ng Holy Spirit, umugong. Ang lakas ng ugong, parang ugong ng hangin. Then nagkaroon ng apoy at na-divide yung apoy at yung mga apoy bumaba sa 120 believers and they were baptized and filled with the Holy Spirit. Ang lakas ng dating ng Holy Spirit. Pag siya dumarating sa buhay ng tao, nagmamanifest ang presence ng Holy Spirit, ang lakas ng dating niya. At doon, sa lugar na yon, narinig ng mga taong bayan na kapaligid, ng mga kapitbahay. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Para nakita ko nang naglabas sila. Ano yun? At nakita nila sila, Peter, ang 120 believers, nagpupuri in tongues. Hallelujah! Ang lakas magpuri. Na para sila mga lasing, drunk in the Holy Spirit. So filled with the Holy Spirit. At kaya sila napansin ng mga tao kasi maingay yung dating ng Holy Spirit. Ano yun? Ang Holy Spirit, pag dumating sa buhay ng tao, nagmamanifest kitang-kita mo. But, pag ang Holy Spirit nag-grieve sa buhay ng mananampalataya at iniwan na siya ang Holy Spirit, very silent ang exit ng Holy Spirit na hindi niya mamamalayan. Wala na pala ang presence sa Holy Spirit sa kanyang buhay. Ganyan lang yayari sa mga naging kulto eh. Umalis ang Holy Spirit, akala nila may Holy Spirit pa rin sila. Akala ko, Pastor, ang Holy Spirit will be with you, will be in you. Ang dwelling, ang abiding ng Holy Spirit will be forever. Para yun sa mga those who are in Christ. Pero pag ang buhay natin, wala na kay Kristo, magigrib ang Holy Spirit. And He will depart from us. Very silent ang pag-exit ng Holy Spirit. Kikinig po ba tayo? Hindi mo mahalata. Nag-grib na pala. So ngayon, ang hinahadlangan ng Python Spirit sa church, sa body of Christ, ay dalawa. Para mamatay ang church, dalawa. Para sa body, mamamatay without blood, without oxygen. Sa church, sa body of Christ, ganun din. Mamamatay ang church, na hindi nila alam, hindi alam ng pastor, hindi alam ng mga members, it's already a dead church. Kaya ang worship nila, patay. Ang panalangin nila, patay. Ang pananampalataya nila, puro doubt. Ang spiritual life nila, dispilinghado na, sintunado na. Back to the garbage, back
to the trash can. Back in committing sin. Bakit? Wala nang buhay. There's no life. Bakit? Nakapasok ng python eh. Anong hinadla ng python? Python. Spirit sa church. Dalawa. Oxygen and blood. Ano yun? Oxygen or air. Pneuma in Greek. The Spirit of God. Pangalawa, the blood of Jesus. In other words, hinahadla nga ng python spirit ang revelation ng blood of the Lord Jesus Christ sa mga mananampalataya sa church. Hinahadlangan nila niya ang revelation about the Holy Spirit sa church. Gustong-gusto ng python demon spirit na ito, maging ignorant ang church sa revelation ng blood of Jesus at revelation ng Holy Spirit. The blood of Jesus, the Holy Spirit. At pagka nahadlangan niya, hindi makaka-flow ang anointing, hindi makaka-flow ang manifestation ng Holy Spirit sa church, at hindi makaka-flow ang blood ni Jesus to cleanse His church. Bakit hindi makaka-flow? Di ba ang Diyos ay sovereign? God can do all things. Oo, sovereign Diyos. Pero ang tao hindi perfect. Pag ang tao ay dispilinghado na, at ang tao ay nagisintonado at hindi na niya na-meet ang kondisyon ng Diyos, meron na kagad hindrance to the manifestation of God. Alam niyo, sabi ni Jesus sa John chapter 14, verse 21, ang tunay na umiibig sa akin ay yung meron ng aking salita. Meaning, those who obey my words, those who obey my command, siya yung tunay na umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin, iibigin ko rin siya. At iibigin siya ng Ama, at iibigin ko rin siya, and I will manifest myself to Him. Tanong, kanino inireveal ni Jesus ang kanya sarili? Sa mga mananampalataya, to those people who obey Him. Nakikinig po ba tayo? O di may kondisyon, kaya bang i-reveal ng Diyos sa kanya sarili sa lahat ng tao? Kaya, pero hindi na gagawin sa lahat. Bakit? Ang kondisyon ng Diyos, kailangan ang pagpapakahayagan niya, mga taong sumusunod sa kanya. Yun ang kondisyon. Sabi ng Panginoong Jesus, inulit niya sa verse 23, John 14, 23, at sino mang merong aking salita, at sino mang sumusunod, nag-iingat na aking salita, siya yung tunay na umibig sa akin. Ibigin siya ng Ama, ibigin ko rin siya, at kami mananahan sa kanya. The Father, Jesus, will dwell in Him. See? Sabi ko, ba hindi lang pala Holy Spirit ang nananahan sa akin, pati pala ang Ama at si Jesus. Kanino mananahan ang Panginoon? To those who obey His word. Maliwanag po ba? Hindi niya gagawin ang pananahan sa lahat ng tao, only to those who obey. Hindi niya ihahayag, hindi siya magpapakayag sa lahat ng tao, only to those who obey. Sinong gusto makatanggap ng revelation from the Word of God? Malalim revelation, maintindihan niyo kung anong puso, kalooban, makilala niyo panlubos ang Panginoon. Sino? Ang sagot ito, obey Jesus. Obey Jesus. Hindi lahat tayo nakakaunawa malalangang bahay. Hindi lahat tayo nakakadisen eh. Only those who will obey Christ. Doon niya imamanipa sa kanya sarili. And without the Holy Spirit, hindi natin madidisen itong python spirit na pumasok sa church after dark ages. Nakapasok na ito, hindi pa namamalayan eh. Anong hinahadla nga ng python spirit? The ministry of the Holy Spirit. Ano pa? The blood of Jesus. The power of the blood. Bakit? Takot si Satan sa dugo ni Jesus. Marami mga church denomination, ang pagkaintindi lang sa blood ni Jesus, okay, the blood of Jesus paid the price of our sins. Ano pa? Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, binayaran natin yung kasalanan. Ano pa? Pag tayo nagkasala, magpakababa, i-confess sa kasalanan. And the blood of Jesus will cleanse us from all those sins. Hanggang doon lang. Ang hindi nila alam, ignorant ang karamihan ng mga churches ay ito. The blood of Jesus has power to protect us from all the attacks of the devil. The blood of Jesus has power to protect us from the spirit of death.
Hindi nila alam yan. Hindi nila alam that the blood of Jesus can cover us, to protect us, to shield us. Tandaan nyo yung Passover sa Exodus. Nung gabing yon, sabi ng Panginoon, ilalabas na ng Panginoon ang mga Israelites sa Egypt. Sabi ng Panginoon, ngayong gabi, magpatay kayo ng kordero, tupa, batang tupa, yung kasyal sa pamilya. Kakainin yan, inihaw, ano? Hindi nilaga. At yung dugo niyan, ipapahid nyo sa pintuan, sa poste, sa itaas, sa pintuan. At dadaan mamayang gabi, mamayang madali, dadaan ang anghel na pumapatay. Lahat na makita yung pintuan na walang dugo, mamamatay ang panganay. At yung instruction na yun, binigay sa mga Israelites, sa Hebrew people. Kaya sila lang ang nagpunas ng dugo sa pintuan. At dumaan yung anghel na mamuksa, nandun din ang Panginoon. Lahat na may dugo, nilampasan yung anghel, the destroyer. I will not allow the angel, the destroyer, to kill, patayin yung panganay nyo. Kasi may dugo. At ang namatayan ng mga panganay, panganay ng mga anak, panganay ng mga hayop, yung mga Egyptian kasi hindi sa kanila binigay yung instruction. Ang naprotektahan, yung may dugo ng hayop na kanilang pinatay at pinunas doon sa dingding, sa pintuan. Yung dugo na yon, the blood of the lamb, is the type of the blood of Jesus that can protect us against the attacks of the enemy. Nakikinig po ba tayo? Yan ang ayaw ng Python spirit na marinig at maintindihan ng body of Christ. The power of the blood of Jesus. Pangalawa, ang ayaw ng Python spirit ay magkaroon ng revelation at pagkaunawa at maniwala ang church in the ministry of the Holy Spirit in these last days. Nire-reject yan ang maraming mga churches. Wala na mga gifts of healing, wala na ang nine gifts of the Spirit, wala na prophecy, tongues, wala na, sa demonyo lahat yan, sasabihin nila. Wala na ang gifts of word of wisdom, word of knowledge, discernment of the Spirit, gifts of faith, gifts of healing, work of miracles. Panahon pa yun ng mga apostol. Tinapon na nila, nire-reject nila. Holy Spirit? Ay, hindi, tapos na yan. Tapos ang ministry ng Holy Spirit. Eh saan sa Bible, sinabing tapos na, wala naman may pakita. In fact, maraming verses sa Bible, sinasabing nagpapatuloy pa ministry ng Holy Spirit in these last days. Mahihinto lang yan, pag kinuha na tayo ng Panginoon sa itaas, pagdating ni Jesus. So bakit mayroon silang ganun pangunawa na hindi nila tinatanggap ang ministry ng Holy Spirit, nire-reject nila? Because they were deceived by the Python spirit. Tinino after Dark Ages, nagkaroon ng Protestant movement. Ano nangyari sa Protestant movement? Nire-reject nila ang ministry ng Holy Spirit. Ang blood ni Jesus, wala silang malalim na revelation about the blood of Jesus. See? Wala pang charismatic Pentecostal movement noon. Ang mga doctrines, ang mga teachings si Jesus, napatago pasamantala. Then in these last days, isa-isang inireveal ang Panginoon. Nag-start, nagkaroon ng revival ng Holy Spirit at ang church ay nakalaya sa deception of the Spirit. At nag-start ito sa Azusa Street Revival sa California. I think 1902 or 1904. Nagkaroon Azusa Street Revival. At mula doon, ipinanganak ang charismatic movement, Pentecostal churches, at dumami-dumami. At tayo part of that revival. Hanggang ngayon, nandito tayo. Kung ano yung naranasan ng mga apostles sa Book of Acts, kung ano yung pinaniniwala ng mga apostles at doctrine sa Book of Acts, yun mismo, 100%, yun ang ating pinaniniwalaan. Sabi ng iba, sino ba totoo ang church? Kami lang. Kayo hindi. Bakit? Ano ba ang doctrine nyo? Pag in-examine mo, hindi sila naniniwala sa Holy Spirit, hindi sila naniniwala sa gifts of the Spirit, hindi sila naniniwala sa fivefold gifts of the Spirit, sa fivefold ministry gifts na regalo ni Jesus sa church, apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher, nire-reject nila yan. All those are the works of the Holy Spirit, nire-reject nila. Ano ibig sabihin? Hinadla na ng Python Spirit ang pneuma, ang ministry of the Holy Spirit, sinakal ang church. Nawala ng oxygen, nawala ng pneuma, nawala ng flow ng blood of Jesus. Kaya nawala rin ang holiness sa body of Christ. Hanggang sa nagkaroon revival at bumalik ang holiness, bumalik ang gifts of the Spirit,
Bumalik ang ministry ng apostles and prophets. Nung mga nakaraang panahon, nireject nila ang ministry ng apostles and prophets. Eh, ang apostle ang gumagawa ng doctrine, ang apostles ang taga-confirm, ang apostles ang taga-confirm ng doctrine ng church, ang apostle ang taga-check kung tama ang tinuturo ng church, ang apostle ang gumagawa ng mga doctrine sa church, ang apostle may malalim na revelation from God. At ang prophets naman, ang tagabantay, tagatingin, the watchman, kung anong nangyayari in the body of Christ at kung anong kilos, move ng kaaway, nakikita nila. At kung ano rin ang move na gagawin ng Diyos, nakikita at naintindihan nila. At ito'y nire-relay ng mga prophets sa church, sa mga tao ng Diyos. Then inalis nila itong ministry na nakakakita. Inalis nila ang ministry na gumagawa ng doctrine, ministry na taga-church planting. Inalis nila, ano natin, evangelist, pastor, teacher. No wonder why there are many divisions, misunderstanding, strife, division sa body of Christ. Hindi magkasundo ko sa bakit inalis nila ang dalawang ministry gifts na taga-balanse sa church. Nakikinig po ba tayo? Now, once that they na-restore, mawawala unti-unti ang division, misunderstanding, away sa body of Christ. Anumang division sa church, sa body of Christ, sa denomination, sa group of people, anumang division, cause yan ng fight on spirit. Anumang division sa family, caused by the fight on spirit. Sapagkat ang trabaho ng fight on spirit is to divide God's people, to divide people. Magsak ng spirit of disunity sa kalagitnaan, disagreement. Ano nangyari sa pastoral movement? Dito, na-dividing. Sabi ko, kung nalalaman lang ng mga pastor kung anong klaseng spirit itong pumapasok sa mga churches, walang madidivide. And division, not for multiplication. And division from the devil. In fact, yung word the devil, doon din galing yung salitang division. So, naintindihan po ba natin? So, yung salitang divination, ito yung nanghuhula. Alam nyo ba yung fortune telling? Hindi naman totoo yun eh. Hindi totoo yun. Pero may fortune telling na nangyayari. Alam nyo kung bakit? Kasi naniniwala yung tao. Ayon sa iyong mark ng iyong palad, 23 years old, mamamatay ka na. Ha? Napuno ng takot. At the age of 23, she died. Alam mo, ganito mga, ang fortune telling, hula, na galing sa demonyo, hindi totoo, full of lies. Kaya nga ang fight on, ang word na divination, fortune telling, Puthon, doon galing word na Python, means ang Python spirit is a lying spirit na nakakapasok sa church. Lying spirit, nagtatanim ng mga false doctrine sa church. Ang Python spirit ay sumisikil sa biyaya ng Diyos, humahadlang sa grace of God, gumagawa ng disunity. Alam nyo, sabi sa Psalms 133, tatlong verses lang, hindi ko nabubuksan. Psalms 133. Kung nagtitake note kayo, isulat ito. Verse 1, pinakita doon, tuwan-tuwa ang Panginoon, pag merong unity sa body of Christ, unity sa God's people. Verse 1, unity yung binanggit. Verse 2, kagaya raw ito ng hamog na bumabagsak sa bundok, papunta sa river. Kagaya rin ito ng langis na binuhos sa ulo ni Aaron na bumabagsak sa dibdib hanggang sa laylayan ni Aaron. Pamula sa itaas, pababa. Lahat nakikinabang sa anointing na ito. Verse 1, when there is unity, there will be a mighty anointing that will flow. Mula sa itaas, mula sa pastor, pababa sa mga miyembro. Verse 3, when there is unity, verse 1. Verse 2, when there is unity, there will be anointing. When there is the anointing of God, verse 3, God will declare His blessings. God will declare prosperity to His people. Nakikinig po ba tayo? Ulit,
Psalms 133, verse 1, patungkol sa unity. Verse 2, pag may unity, merong outpouring of God's anointing or outpouring of God's Spirit. Verse 3, pag merong outpouring ng Holy Spirit, merong anointing ng Diyos, i-release ng Diyos, i-declare ng Diyos ang pagpapalig dumating sa mga taong nagkakaroon ng unity. Maliwanag po ba? So, ano ang ginagawa ng Python Spirit? Mag-cause ng division, maglagay ng spirit of disunity sa kalagitnaan ng bayan ng Diyos. Para ano? Anong purpose ng disunity? Disagreement at away-away. Para huwag magkaroon ng flow ng anointing ng Diyos sa church, sa body of Christ. Nakikinig po ba tayo? Sapagkat nahihahadlangan ang flow ng anointing ng Diyos when there is disunity in the body of Christ. Pag may disunity, walang anointing. Pag nawala ang anointing, nawawala ang blessing. Si Jesus gusto niya i-bless ang kanyang bayan, ang church. Si Satan gusto niyang hadlangan ang blessing ng Panginoon. Nakikinig po ba tayo? Yan ang trabaho ng Python Spirit. Pag ikay sinakal ng isang python na serpent, python na ahas o sawa, ang tendency mo, manghihina ka. Pakinggan nyo mabuti ito. Manghihina ka. Kakapusin ka ng paghinga. Hanggang sa sanghap-sanghap ka. Hanggang sa nanlalambot ka na. Hanggang sa mawalan ka ng malay. At pag nagtagal, mamamatay ka. Listen mga kapatid, ito ang manifestation ng Python Spirit. Kapag sa personal na buhay mo, nagkaroon ka ng problem, small or big problem, kung ano man yan, at ang napoproduce sa iyo ay weakness. At nakakaranas ka ng depression. Nakakaranas ka na nawawala ang hope. Nawawala ka ng pag-asa. Nadidepress ka, nalulungkot ka. Nanghihina ka na sa pananampalataya. Kapatid, yan ay manifestation ng attack. You are under attack by a Python spirit. Nakikinig po ba tayo? Kapag ang mananampalataya ay nawawala na ng gana, nanghihina na, nawawala na ng interest sa mga spiritual things of God, wala na interest to pray, wala na interest to study, to hear the word of God, at mas gusto niya sa feeling ng sanlibutan, mag-nag-enjoy siya sa laro ng sanlibutan. Yan ay palatandaan that you are already under the attack of a Python spirit. Sapagkat nanghihina ka na, ayaw mo mag-pray. Ang isang mananampalataya na ayaw na mag-pray, ayaw na mag-aral, ayaw na magbasa ng Word of God, ay nanghihina, nasasakal na siya. Nagkakaroon na ng hadlang yung flow ng anointing. Kaya ikay nalulupay-pay, nadidepress na, nalulungkot, at nawawala ka ng gana mag-pray, nawawala ka ng gana makinig ng saltans, nawawala ka ng gana sa Panginoon. Kasi you are now under attack by a Python spirit at ikay unti-unti napaparalyze, hindi ka na makakilos. Then yung iyong healthy spiritual life, nasisikil na. Then suddenly, mapapansin mo, you are now enjoying again sa piling ng sanlibutan, sa piling ng mga makasalanan. Yan palatandaan na isang manampalatay under the attack of a Python spirit. Kapag ang pamilya hindi na magkasundo-sundo, nagkakaroon iringan, nagkakaroon division, away-away, araw-araw, manifestation that family is already under the attack of a Python spirit. Kapag nawawala na yung hope mo sa Panginoon, ba't ganoon? Nagkakaroon ka ng doubt at yung mga visions, nawawala na yung vision sa iyo. Nawawala ka ng vision, hope. Ano sabi ng salita ng Diyos? Without vision, my people perish. At para baga ang pangako ng Diyos, parang hindi ka na interesado at ikay nalulupay-pay. Nawawala ka ng pag-asa. You are under attack of a Python spirit. Alam niyo po ba, magtataka kayo, matatagal ng mga Kristiyano. May mga matagal ng Kristiyano nag-suicide. Nakikinig po ba tayo? May matagal ng Kristiyano nag-suicide, nagpakamatay. Ang tanong ito, hindi ba nila alam na kapag nag-suicide at pinatay mo ang sarili mo, ay may posibilidad na ikaw ay mapunta sa impyerno? Sapagkat isa sa utos sa Panginoon, thou shall not kill, ay pag pinatay mo sarili mo, mamamatay tao ka. May posibilidad na you will go to hell. Hindi ba nila alam yon? Hindi ba sila natatakot na magbigte?
Hindi ba sila tatakot na uminom ng lason? Bakit nila nagagawa yon? They were so depressed na wala ang hope, na depressed ng husto. Alam nyo, dali sabihin, baka hindi ako nadidepress, at kailanman hindi ako madidepress. Huwag nyo sabihin nyo, pag pumasok sa inyong emotion, sa inyong kaluwa, ang spirit of depression, hindi nyo alam eh. Parang ayaw nyo na mabuhay eh. At mawawala na kayo ng hope, parang ayaw nyo na mabuhay. Kristiyano o hindi Kristiyano, gusto ko, umuwi na ako sa Panginoon. Magbigti na lang kaya ako. Eh akala na pag nagbigti siya, diretso siya sa Panginoon, eh paano kung hindi at sa ibaba? Ba't may mga Kristiyano di-depress? Ba't may mga Kristiyano nag-suicide? Because they were attacked by a python spirit. Nang hina, nang lambot. Ang tao na biktima ng python na ahas, manghihina hanggang sa mawala ng ulira. Mawawala na siya sa kanyang sarili. So yung mga nagbigti, nagpakamatay, nawala na sa sariling katino ng isip. Buti yung isang kakilala ko, dating taga Jesus eh, umatin sa atin. Healthy ang katawan. Several years ago, matagal na. Eh, napasik ko, hindi na siya nakakalis. Sabi ko, nasaan kaya yung kapatid na, no? Ah, siguro, umatin na doon sa, bumalik sa dating church na. Okay lang ako. Eh, nakasalubong ko sa kalsada, dito sa Burgos. Brad, kamusta ka na? Hindi ka nakakating sa church natin. Nakakating ka pa ba sa church? Hindi na, pastor. Eh, bakit? Eh, pastor, may malaki akong problema eh. Hayaan nyo, babalik ako pag wala na akong problema. Ito, tinatapos ko na ito. Brad, huwag mo sabihin na, kahit may problema ka, saka ka umatin. Eh, pag sinabi mo may problema ka, hindi ka na makakatin. Doon ka babanatan ni Satanas para huwag ka makatin. Hanggang sa nabalitaan ko, namatay. Alam nyo kayo namatay? Kausap ko si Brother Tony Cortez. Nadalaw pa niya sa ospital. Kinuwento sa akin ni Tony. At sabi, inabutan pa niya sa ospital. Naghihingalo. Tony, sabi niya, nagsisisi, oh, ba't nagawa ko ito? Gusto ko pang mabuhay. Bakit? Uminom ng insecticide. Christian niyo, uminom ng insecticide. Nung siya'y mamamatay na at nasunog ang buong internal organs niya, saka siya nagsisisi, Lord, patawarin mo ko, nagawa ko to. Out of depression, nagawa ko to. Na-depress eh. Alam niyo kung ano, ba't siya uminom ng insecticide? Gusto niyang mamatay, na-depress siya. Nahihiya siya. Alam niyo kung ang problema pala niya, kaya hindi siya makati sa church. Nahihiya siya dahil ang dami niyang utang na inutangan. Nahihiya siya ang sobra dahil hindi siya makabayad. See? Ay, nagpakamatay. Eh, I believe, pinatawad ng Panginoon. Bakit? Bago mamatay, Lord, sorry. Ba't ko nagawa to? Hello? Masamantal, wala siya sa kanyang sariling uliran. At nag-repent siya. I believe, pag ikaw nag-repent, kahit one minute na lang natitira, God will forgive you. Dahil ganun kabuti ang Diyos. So, listen mga kapatid. Sa konklusyon ko, ano ang python spirit? Pag nakapasok, python spirit is a lying spirit. Python spirit against yan sa ministry ng Holy Spirit. Python spirit against yan sa blood ni Jesus. Python spirit nagkakos ng disunity, division sa family, division sa church. Python spirit, i-depress ka niyan. Aalisin niya ang hope. Aalisin niya sa iyo ang vision. Aalisin ka niya sa pananampalataya. Python spirit, ibabalik ka niya sa salibutan. Python spirit, aalisan ka niya ng appetite sa Word of God. Appetite to pray. That's a python spirit. Nakikinig po ba tayo? Lahat ng naniniwala na siya ay mukhang artistahin, magsabing amen. Ayun. Nagising. Pag ang appetite natin, babad tayo sa television, babad sa computer, babad sa ano, pero ayaw nating magtagal sa church. Ayaw nating mahaba ang sermon, pero nakakatagal ka sa TV, ang haba hanggang gabi, o kaya sa computer, namamagana yung mata mo, pamula umaga hanggang gabi, hanggang midday, hanggang alas 3, nandoon ka sa Facebook.
At nandun ka sa lahat at nag-i-enjoy ka. Pero wala ka lang gana sa church. You are under the attack of a python spirit. Sapat pwedeng gamitin ng python spirit ang social media. Hindi po masama ang social media dahil dyan tayo nagtatanim ng Word of God. Ang masama, yung attitude natin. And the way we handle itong mga gadgets, itong social media, itong, yun ang ano. And take note, mga kapatid. Kapag na-experience nyo na merong attack ang kaaway sa inyo, that means threat kayo sa kingdom of the devil. Pag ina-atake kayo, you are being persecuted. At hinahadlangan kayo ng python spirit in serving the Lord. That means you are a threat to the kingdom of the devil. No, ako'y nag-preach sa Germany. Yung bishop, nung marinig niya ang message about the force, about the power of humility, kinausap ako ng bishop. Ang sabi sa akin, Pastor June, that's the message I want the whole Europe to hear. Yung message na yan, ang kailangan marinig niya. Go to London. Preach that message. Eh, pinapupunta kami sa London. Eh, kaso, susok sa time, ang dami hinihingi na papers. Sabi, next time na lang. After London, iikutin mo ang buong Europe. You will preach the Word of God. You will preach that message. Sapagat yan ang kailangan ng mga bishop, kailangan ng congregation. That message, the power of humility. Dahil marami mga churches full of pride. Nung marinig ng diablo yon, python spirit, immediately, I was under the attack of the python spirit. Alam niyo na nangyari. Alam niyo na nangyari sa akin. Sabi ko nga kay Pastor Gani, Pastor Gani, ito nangyari sa akin eh. Na-persecute ako, ganito sila ako. Pastor Jude, hindi pa tapos ang Diyos. Nahadlangan ko yung ano eh, pagpunta ko sa Europe, pag-preach sa gospel. Nahadlangan. Hindi pa tapos ang Diyos, mangyayari yan. Hindi pa tapos ang Diyos. When we are under the attack of the python spirit, humanda ka kapatid, humanda ka. Pero dyan sa mga attack na yan, magpakatayo ka, magpakalakas ka. Bakit? Kakampi mo ang Diyos. When you are under the attack of the python spirit, ang ibig sabihin niyan, you are next in line to God's promotion. Yes! Yes! Sapagkat walang ahadlangan ang python spirit, kung ikay mahina, alam niya, baliwala ka kay Satan, huwag pansinin niya, wala yan. Itong pansinin mo, itong malakas na Kristiyano, atakin niya, patayin niya, kill him, sirain niyang buhay niya. Ito, huwag niyong pansinin, huwag niyong pag-abalahan niya. Ito ang pansinin niyo, ito yung inline sa God's promotion, ngayon palang hadlangan niyo na. Magkukuman niya sa maraming demons. And those demons, those python spirit will attack us. Why? Because we are next in line to God's promotion. And that means we are next in line to God's blessing. Amen. Kaya tis-tis lang. Tis-tis lang. Minsan tinitrain ka ng Diyos sa iyong patience. Tinitrain ka ng Diyos sa McDonald's. Ang haba naman ang pila. Parang yung isang senior pumila mahaba. Pagdating doon sa counter, sabi nung crew, eh, doon na po kayo sa kabilang counter. Ako, nagre-reklamo, nagalit. Pati sa akin, nagre-reklamo. Sabi, pinalis mo ba kayo? Abay, pwede naman ho kayo doon eh. Senior kayo. Pwede ho kayo doon. Eh, pinalis nga ako eh. Nakakainis talaga yung batang yung pinalis ako. Hindi ho, pwede kayo doon. Kausapin yung manager, pwede kayo doon. Kahit saan, pwede kayo. Hayaan nyo sila yung lumipat. Kasi may counter minsan, wala doon yung pang-discount eh. Nandoon. Eh, kahit wala, eh, lilipat yung crew. Doon niya itatype. Di sa inyo bibigay. Ang haba ng pila nga naman eh. Ang haba, tapos bigla kang paalisin. Eh, pag senior nga, pwede ka lang hindi tumayo eh. Umupo ka sa mesa. Tatoy, Elika, i-order mo ako ng kape. Nakaupo ka sa lamel. Eh, privilege na senior yan eh.
Isang kabataan nagre-reklamo sa akin, "Ba't ka na yayamot?" Eh kasi ang haba pila, kapila, bigla ba naman may sumingit na matanda? Sabi ko, sadyang ganon, hayaan mo na yung matanda. Ako, pag may pumir matanda, hinahayaan ko mauna. Bata ka naman, yung mahina na ang tuhod nun eh. Paunahin mo na matanda. Mas mapalad yung mapagbigay. Amen. Kaya dito, ang matatanda, mapalad. Ang mga bata, mapalad din. Bakit? Lahat na nasa JCLG, matanda ka man o bata, ay mga artistahin. Tayo lahat ay tumayo. Hallelujah. Praise your holy name, Lord. Lord, maray po salamat. Today is Grandparents Day, Lord. Kahit po, Panginoon, parang malayo ang aming message sa Grandparents Day. But Lord, a message ito for all people. Bata, matanda, grandparents, pinapag-iingat mo bawat isa sa amin. Meron kasing mga grandparents na di-depress. Grandparents na wawala ng hope. Dahil matanda na raw sila. But Lord, sa iyong presence, walang matanda. Sa iyong presence, as long na nananampalataya, you will strengthen your people, even grandparents. Lalakas ang mga tuhod, aalisin mo ang mga osteoporosis, aalisin mo ang mga rayuma, Panginoon, and will become strong like an eagle. Kasi si Moses, 80 years old, saka mo ginamit. Gaano pa kaya kami, Panginoon? Salamat sa iyo, nagkakaroon ng rejuvenation ng mga cells ng aming mga katawan because you are filling us with your life. With your life. And that life is destructive sa lahat ng sakit karamdaman. And Lord, sa umaga ito, you will heal your people. Lahat na may sakit karamdaman will be healed today. Lalo na yung mga matatanda. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Happy Grandparents Day po sa inyo. God bless you. This is my desire.